Hello guys, ayan, kabit na natin ang slider. Simple lang ang pagkabit ng slider niyan. Pagpapantay lang natin yung magkabilang dulo ng zipper, ibubukas ng konti. Sabay ipapasok yung slider. Ilagay na natin ang slider doon sa kabila natin ilagay para mas okay, hindi ganong nagbantay. Pwede yung kahit saan isuksok magkabilang dulo o pwede yun. Yan, ang importante yung pantay, hindi siya tumatabing. Tapos, lagay natin ang zipper end sa magkabilang dulo ng zipper. Para mas pulido ang dating ng queen press natin. Yan, ganyan. Tapos balikan natin, dalawang pasada yan para matibay. Tapos, kabilang dulo naman, ganun din. Dalawang pasada yan, babalikan. Ang tawag dyan, zipper end. Para mas maganda tingnan ang queen press na kalalabasan ng gawa natin. Tapos dyan, erong side natin ang body ng queen press natin na karong side dyan, itatakip doon sa lining. Yan, ganyan. Tahin natin ng 1/8 ang buong gilid ng kalibot ng body ng queen press natin. Mag-iwan lang tayo ng bukas ng mga 2 inches para doon natin babalik na rin. Para malinis, walang himulmul sa gilid ng queen press natin. Kahit di nabalutin yan, okay na yan. Ganyan. Mag-iwan tayo ng puwang ng butas dyan para dyan natin lukutin, dyan natin babaligtarin yan. Ganyan. Tapos gupitin natin yung excess na lining. Kailangan nyo na may excess kasi bumabanat ang lining para sure na di dumaplis ang tahi. Gupitin natin yung mga excess ng lining. Hindi kasi pwede ipantay agad sa body yan kasi bumabarat ang lining yan. Kailangan may allowance ang lining. Ngayon, dudukutin na natin doon sa iniwan natin butas ng tela. Doon natin dudukutin para mapunta na siya sa right side. Yan. Ano natin, ira-right side na natin yan. Sundutin natin ng kahit anong pointed na object para makuha natin yung kanto. Bawat kanto yung apat na kanto ng body ng queen press natin. Simple lang ito, napakadali, pinaka ano ito, kumbaga easiest way ito na paggawa ng queen press. Ganyan yan, so sundutin lang natin yung magbawat kanto niyan. Susunod natin yan para maganda yung kalabas ng bawat kanto. Yan. Tapos isasara natin yung butas kung saan natin in-invert yung body ng converse natin. Isasara natin yung pasadaan natin. Kahit di na-ilock, basta pasadaan lang, magsara lang siya, okay na yan. Yan, sasara na natin habang in-insert natin yung mga gilid ng tela. Ngayon naka-right side na yan. Yung pulido pa ganyan, kahit di nabalutin ng mga gilid yan, wala nang bias-bias, okay na yan. Malinis pa tingnan. Para iwas pa
Yan, pag na, ano mo na yan, na-insert, yan, papasadaan yan, kahit di na-ilock ang magkabalang durugin na yan. Kasi papasadaan pa yun mamaya. Sasagasaan yung pag kinabit na yung zipper. Ngayon, ipapatong na natin dyan sa right side yung zipper na ginawa natin kanina na kinabitan ng zipper end. Ipapatong lang na sa right side ng tela natin. Yan. Pasadahan lang yan. At least 1/8 o kaya 1/16 okay yun. Pasadahan 1/16 o 1/8 pares lang, okay lang, pwede yun. Yan. Ilalak mo yan magkabilang dulo. Yan, lock. Kailangan nakalock yan para matibay. Tapos yan, kabilang side ng zipper naman, kabit sa kabilang dulo ng tela ng coin purse. Tapos alam mo rin ganun din, parehas nung kaginawa kanina, 1/8 o 1/16 ang lapad, okay lang yun. Lock din yan kabilaan para matibay. One sixteen, one eight, one four, pwede dyan, okay lang yan, hindi naman maipigtuhan ang laki ng coin purse mo. Pero ang ideal, mga 1/8, okay na, yun ang pinaka-ideal na lapad ng tahi dyan. And then, pagpapantay natin yung magkabilang dulo ng tela nyan, side close na yan. Side close na yan. Kasama ng lining dyan, mapapasadahan na yan. Yan, lock din yan magkabilang dulo. Yan, ganyan. Simple lang yan. Yan ang kumbaga ACS twin yan na paggawa ng coin purse. Yan, putulan pang ano natin, sinulid. Simple yan, napakadali gawin yan, napakadali pang tandaan. Dito natin, lock, magkabilang dulo na kailangan nakalock, i-reverse nyo ang makina nyo, ang tahi. Ang ganoon din sa kabilang dulo, parehas, same procedure din yan. Papantayin mo yan, magkabilang dulo, lock, tapos na yan. Magkabilang dulo. Yan. Ganun lang guys. Napakadali lang yan. Tapos yung excess na zipper end, puputulin lang yan. Yan, ganyan. Putulin. Yan, ganyan lang. Napakadali lang yan. Pag in-invert nyo yan, finished product na yan. Yan. Pwede nyo yung ibenta kung gusto nyo mag-business. Kahit maliit ang business, okay yan. Matibay yan kaysa yung mga nabibili lang sa kung saan-saan. Yan, tanggalin natin yung kontrol sinulid. Tapos invert natin right side. Yan, finish na yan. Yari na. Ganyan lang. Ganun kadali gumawa ng coin purse. O ganyan guys, ganyan lang. Yari na yan. Hanggang sa susunod. Abangan nyo susunod kung gagawin dyan. Ganyan lang guys. Oh, yan, yari na. Coin purse na. Pwede na yan. Guys, so yan. Pantay na pantay. Walang ano dyan. Napakadali lang. Yan ang iba pang finished product natin. Canadian cotton lang guys, mga retaso. Pero pwede po rin mapagkakitaan o mapanginabangan. Yan, hanggang sa susunod.